Ang Photon Belt. Sananda na channel ni James McConnell. Ako si Sananda. Tulad ng dati, isang kasiyahan na makasama ka at ibahagi sa iyo sa ganitong paraan upang makamit ang maraming iba't iba mga mapagkukunan at magbibigay ng impormasyon. Iyon ay tungkol sa lahat, ang karanasan ng vibratory na iyong nililipat ngayon. Tungkol ito sa pagpapakawala ng impormasyon. Impormasyon na pag-alala kung sino ka at ang magiging tagalikha, malikhaing ikaw. At tulad ng pagiging tagalikha na ito, walang mga limitasyon sa katunayan ikaw ay isang walang limitasyong pagkatao. Ngunit nakalimutan mo at nilikha sa loob na iyong sarili ang mga limitasyon na ikaw ay isang limitadong pagkatao. Ngunit tiyak na hindi. At lahat ng patnubay na nagmumula sa iyo, mula sa lahat ng iba't iba mga mapagkukunan, nasubukan at subukan na maabot ka. At ang mga bulong na naririnig mo sa loob mo ay tungkol sa pagdadala sa iyo ng pag-unawa. Sa proseso ng pagising sa loob mo na ikaw ay walang limitasyon, ikaw ay Diyos, hindi ka isang nilikha, ikaw ay isang tagalikha at dapat mong malaman ito. Dapat mong malaman ito habang nagpapatuloy ka sa paglipat ng pagsulong ngayon at paghahanap sa loob ng bawat sandali na ngayon na iyong naroroon na ito ay perpektong sandali. Kahit na may mga sandaling nagtatrabaho ka, kahit na may mga sandali ng pagkakabalisa, kapag ang lahat ay tila hindi eksaktong-eksakto, nais mong alamin kahit na ang mga sandaling iyon ay nangyayari sa ilang kadahilanan. Ang mga ito ay nangyayari upang matulungan kang matuto at matandaan muli kung sino ka. Ito ay oras, mga kaibigan, upang simulang maniwala ng buo sa iyong sarili. Maniniwala sa iyong mga kakayahan sa malikhaing, naniniwala na ang lahat ng nangyayari sa loob ng San Sinukob ay nangyayari salamat sa iyo. Kayong lahat at sa aming lahat, dahil sa maraming beses mo na naririnig, lahat tayo ay magkakasama. Oo, kung minsan tila walang nangyayari. Ngunit iyon ay kapag naghahanap ka kung kailan nawawala, kung kailangan mo maniwala at pagkatapos ay makikita mo. At iyon ang pinakamataas na panginginig ng boses. Iyon ang mahigit na mahusay na dimensional ng pag-uunawa. Maniwala ka at gagawa ng anumang nais mo. Pagkatapos, kahit na sa loob ng three-dimensional na ilusyon na kung saan ka pa rin maaari kang lumikha sa loob ng ilusyon na iyon, maaari kang lumikha at sa paglikha na ito, makikita mo ang iyong sarili na umaalis sa 3D na mundo. Patungo ka sa isang ika-4 na superior at maging ang fifth dimension. At may mga panahong iyon ay nararanasan ng lahat na ang mga panginginig ng boses ng ikalimang sukat na kaligayahan na kasama ang ikalimang sukat at gusto nila yon. Maaaring mayroon sila sa loob ng kanilang mga estado ng pangarap. Marami sa inyo ang nagsabi sa loob ng pangarap na nais kong manatili, hindi ko nais na bumalik, ngunit bumalik pa rin sila. Kapag dumating ka upang magsimula, upang pumunta dito bilang isang voluntaryo, iniwan mo ang mga pangarap na iyon, iniwan mo ang mga perpektong estado na iyon. Kung nasaan ka at napunta rito, kaya sa estado ng panaginip, bumalik ka muli. Alam na dahil sa mga panginginig ng boses na tumataas sa buong planeta ngayon at nadaragdagan din ang kamalayan, alam mong gumagalaw ka patungo sa mas mataas na mga panginginig ng boses. At ang mga pangarap na iyon ay mayroon ka. Ang mga masayang sandali na iyon na nasa ikalimang sukat ay nagiging mas madalas. At ngayon ito ang kung ano ang buong proseso ng pag-akyat na ito. Dito at doon, upang mas lalo kang nagnanais, hindi lamang ang mga sulyap, kundi ang tunay na katotohanan ng pagiging mas mataas na sukat. At habang nakikita mo iyong sarili sa mga mas mataas na sukat, nagsisimula ka muling tandaan na nakasama ka na noon. Marami sa inyo ang nagkakaroon nito kung ano ang tinatawag na karanasan na deja vu. Nakarating ka doon at nagawa ka na nito. At oo,
Nagawa mo na ito, lahat kayo ay naroon, lahat kayo ay kasama namin dati. Darating ang mga oras ngayon na sila ay babalik muli sa amin, at kami ay kasama mo, dahil may mga kaganapan na mabilis na papalapit ngayon. Maaari kang tumawag sa kanila ng mga ad. Maaari mong tawagan sila ng mga karanasan, ngunit darating na sila. Naganap na ang mga ito sa pinakat mataas na antas. Nagsalita kami bago naganap ang kaganapan sa mas mataas na antas ng vibratory, sa mas mataas na sukat, at hindi ito maabot ang ikatlong sukat. Ngunit ang pangatlong dimension, kayong lahat sa loob ng ikatatlong sukat ay lumalabas sa pangatlong sukat na iyon at pumapasok sa mas mataas na mga panginginig ng boses. Ang pinakamataas na dalas kung saan makakaranas ka at nararanasan ang mga kababalaghan na dumadating sa mga mas mataas na panginginig ng boses, ang mga kababalaghan ng hindi pagtanda, walang sakit, walang pagdurusa, walang pagsira ng anumang uri, konstruksyon lamang, konstruksyon gamit ang iyong isip sa iyong imahinasyon. At ang iyong buong mundo ay limitado lamang ng imahinasyon. Sa pamamagitan ng proseso ng pag-ibig sa loob na ikalawang sukat, patuloy na magtiwala sa iyong mga kapatid, sapagkat ang lahat ay malapit na. Panatilihin ang paniniwala at magpatuloy kang makita ang higit pa kung ano ang hindi mo magawa dati. Ako si Sinanda. Iniiwan kita ngayon sa kapayapaan at pag-ibig at lahat ng mga kababalaghan na dumarating sa iyong paraan. Shanti, ang kapayapaan ay sumainyo, maging isa.